Tandaan nyo, kung nasaan man kayo ngayon, kung sino man kayo, may pag-aasang magbago buhay nyo. Pwede po ba simula ngayong araw na to, mangarap ka na ng sobrang laki? Kasi dito sa Empowered Consumerism, lahat ng pangarap nyo matutupad! Hello po sa inyong lahat. Gustong-gusto ko pong titigan nyo mabuti itsura ko. Simula ulo hanggang paa. Kasi hindi po ako ito dati. Nagsimula po ako sa industry ng networking, I really hate public speaking. Nung nag-aaral ako, ayaw na ayaw ko nagsasalita sa classroom kasi feeling ko masyadong epal. Hindi ako nagbabasa ng libro nung nag-aaral ako, masipag lang yung mga classmate ko mag-aral kaya nakapasa ako. But, since I want to change my life, nung nag-networking ako, kailangan daw maging magaling mag-talk. Hindi ako nagbabasa ng libro, pinilit ko magbasa. Unang libro ko nabasa, Rich Dad Poor Dad, first page, one day. Ang hirap magbasa pag hindi po kayo nagbabasa ng libro. Pinilit kong basahin, isang araw, isang page. At least okay na. Sumunod, isang page. Now, ang buhay natin napakasimple. Hindi naman mahirap maging mayaman. Nagkataon lang, gusto natin magbago buhay natin, pero ayaw natin magbago. Wala ni isa sa atin dito, pinanganak, na tinuruan ng magulang maging networker. Walang subject sa school na tinuruan ka paano ka maging networker. Kaya expect, mahihirapan kasi isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Ang isang bagay na madalas mong ginagawa, nagiging madali. Ang isang bagay na hindi mo masyadong ginagawa, mahirap. Now, ang formula ko nung nag-networking ako, I need to become a good public speaker. Kailangan ko maging event organizer. Kailangan ko maging travel agent sa mga downline pag tinutour mo. And ang formula ko napakasimple, kung ano ang skills na gusto nyong matutunan, yun ang basahin nyo. Example, gusto nyong yumaman, magbasa ka ng mga tungkol sa pagyaman. Makinig ka ng mga mai-inspire kang yumaman. Magkaroon ka ng mga kaibigan na ang goal mo is yumaman. Now, dun ko na-realize, sabi ko, oh, ganun lang naman pala kadali. And ako, ang naging basis ko, ng growth ko, ng evolution ko, is paano ako makatulong sa mga downlines ko. Kaya ako naging marunong mag-talk in public speaking kasi sa Bicol po, wala akong choice. Wala pong speaker eh. Ang mga upline ko nasa Metro Manila. Kaya sabi ko sarili ko, pipilitin ko matuto mag-public speaker. Kaya right now, ito yung gusto kong mas pinakamaintindihan po ninyo. Hello po. Tandaan nyo, kung nasaan man kayo ngayon, kung sino man kayo, may pag-aasang magbago buhay nyo. At sana, mahalin po natin ang failures. Mahalin po natin ang problema. Sino ba kasi nagsabing kalaban natin ang problema? Ang problema, kakampi natin. Walang naging successful na tao na hindi nahirapan. Walang nagsasalita dito sa harap na to na hindi nagutom nung nakaupo dyan. Puyat, pagod, rejection, nginingitian lang namin yan. Bakit namin nginingitian? Kasi alam namin, magbabago buhay namin. Tandaan nyo, ang pagbabago ng evolution natin, napakaganda. Kasi ako naalala ko, isa sa pinaka naging growth ko, tumulong ako pati hindi ko downline. Nung naging speakers bureau ako ng company, umiikot ako sa buong Pilipinas. Kahit hindi ko downline, tinuturing kong downline ko. Ang tawag ko doon, learning in advance. Kasi sabi ko sa taas, Lord, gusto ko magkaroon ng napakaraming grupo. Gusto ko magkaroon ng napakaraming linya. Kaya lahat pati crossline ko, ituturing kong downline kasi ngayon pa lang pinapatunayan ko sa inyo na kaya ko mag-handle ng napakaraming grupo. Kaya right now,
Ayoko man po magyabang, pero kahit papano, kalahati ng venue to nasa under sa community namin. Huwag kayong matakot madapa. Huwag kayong matakot mahirapan kasi part siya ng growth. Part siya ng stages. Katulad po sa akin, I'm very, very happy kasi naging YouTuber na rin naman po ako. Hindi po madali mag-umpisa. Naalala ko dati, ito i-relate ko lang sa sitwasyon ng mga bagong nagne-network ngayon. Ako, nung bago ako sa YouTubing, napakahirap po magsalita na mag-isa. Para kang, hindi ko maintindihan, sabi ko, grabe naman tong ginagawa ko, parang pangit kasi mag-isa ka lang. Pero tinuloy-tuloy ko lang. Bakit ko siya tinuloy-tuloy? Nag-YouTube ako number one. Again, ang gusto ko na naman, mas makatulong sa mas maraming downlines ko. Kesa paulit-ulit ako na nagsasalita, sabi ko, ginawa ko na lang ng video. That's the number one. Second, love ko ginagawa ko. Kaya nga kung nahihirapan ka, bakit ka nahihirapan kung mahal mo ginagawa mo? Naalala mo nung in love ka? Kahit nga pinapasundo ka ng malayo, di ba nakangiti ka pa rin? Di ba yung love mo, kahit tinitingnan mo lang mag-umaga, mag-hapon, okay pa rin? Masaya ka? The moment nalulungkot ka, hindi mo mahal ginagawa mo. Dapat mahalin mo ginagawa mo kasi katulad po sa akin right now, sa pag-YouTube. Tontuwa po ako kasi within 12 days, kumita po ako ng 28,000. Ito yung point ko. Napakasarap po sa pakiramdam na nakakatulong ka sa ibang tao. May mga nagko-comment po sa akin sa YouTube. Thank you po, classmate. Magpapakamatay na sana ako nung napanood ko yung mga videos mo, nabuhayan ulit ako mangarap. Paano mo ipagpapalit ng pera yon? Kaya nga, napakaganda ng ginagawa natin kasi ang ginagawa natin, nagbabago tayo ng buhay ng mga iba't ibang tao. Tandaan nyo po, if you really love to help, yung evolution, magdudugtong-dugtong. Company natin, bakit napakaganda? Kasi sila Doc Ed, sila Sir John, sila Doc Connie, ang gusto nila, alalang-alala ko to, magtatayo kami ng networking company para hindi na magsasara yung networking company tinayo namin. And tingnan mo tayo ngayon, ang dami natin natulungan. Kaya sa akin, ito na lang po ang gusto kong last na message sasabihin sa inyo. Hindi po ako naniniwala sa normal cycle ng buhay na nakalakihan natin. Mag-aaral, gagraduate, magtatrabaho, magpapamilya, mamamatay. Sino ba ang nag-imbento ng ganun klaseng cycle ng buhay? Ang boring! Imaginin mo, ulitin ko ha, mag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya, tatanda at mamamatay. Hindi ba natin pwedeng baguhin simula ngayon? Pwede ba nabuhay, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng resort, nagkaroon ng napakaraming oras sa pamilya, pumunta ng Disneyland sa Hong Kong, kumain ng street food sa Singapore, tumira sa Burj Al Arab na 5 stars sa Dubai, nag-wine sa Paris, France, gumimik sa Las Vegas. Nai-imagine nyo ganun na klaseng pamumuhay. Kaya para sa akin, eto na lang, nakita nyo po lahat ng nagsalita. Narinig nyo na po mga stories namin na paulit-ulit. Eto lang ang gusto ko. Pwede po ba, simula ngayon, maniwala kayo at lakasan nyo na ang loob nyo mangarap ng sobrang laki? Ulitin ko, pwede po ba simula ngayong araw na to, mangarap ka na ng sobrang laki? Kasi dito sa Empowered Consumerism, lahat ng pangarap nyo matutupad! Again, this is Joseph Lim. Thank you po! Mr. Joseph Lim!